What's up viewers, what's up keepers, it's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Tara, samahan nyo ako sa part 2 ng pet shop visit ko dito sa Aquatic Imports. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Intro, pasok! Tayo guys, next. Alam ko mga nanonood sa akin, nakita na to. Welcome, welcome. Yun. Dito, wow! Andito na pala yung mga rare na mga pinopost mo. Ito bro, nakita ko sa post mo to. Ano to? Ano siya? Leucistic na tiger. IT. IT? I feel this. Grabe. Leucistic siya, so all white. So ngayon lang ako nakakita na ito. Presyo. Para sa mga nervyoso. Ano? Ito, ito kasi, if you look at it closely, yung mata niya, ano siya, born blind. Both eyes. Okay. So actually, this piece, hindi siya masyado mahal. No? So I think it's about, parang mga 20 plus thousand US. US? Okay. Okay. But if both eyes clean, yung price now is very very high, about I think about 50 plus. Okay. So ito alaga lang namin. Kasi, alaga lang. Yeah. Pero kasi mahirap makakuha. Totoo. So kung bulag man siya, kumakain. Malakas. Kumakain. Malakas. Tsaka pag sinamahan mo ng ibang datnoid, tinitira niya. Oh, so nararamdaman niya. Oh, yeah, nung isang araw tinry kong maglagay dito ng Siamese tiger kasi nga na medyo nabobore ako sa kanya, wala naman. Ano lang eh, 30 minutes lang, sobrang gulpi na eh. Wow, siya ang matapang. Siya ang matapang. So, nasi-sense siguro nila na, kasi normally kapwa datnoid lang din sila matapang eh. May pattern siya yun, ganda yun. O, oh, parang ganda, oh. Arrow. Parang ganun, zigzag yun. Pero wala na siya ng bar. Oo, yung pattern niya, ganda yun. Ewan ko kung kita sa video ah, pero ang ganda ng pattern niya eh. Okay, dito naman. This is also very rare. Albino granulosus. Okay. So, yan parang ganyan siya, para siyang submarine. Cute. Albino granulosus. Okay. For sale o alaga rin? For sale. For sale. Okay. So price? 800. Okay, ako yung ni-nervous boss. 800,000. Ayan na naman, yung mga bibili na lang ako ng motor o bahay. 800,000. Anong tawag uli dyan? Albino granulosus. Granulosus. Grabe, 800,000 guys. Syempre, negotiable naman yan. Kausapin nyo na lang si Boss Jay. Okay, eto naman, super red. Yes. Ay, ito yung last na pinost mo. Oo. Tsaka yung mga tankmates niya na kakaiba. Short body Julianni. Kasi ang regular parang koy eh, mahaba. Okay. So ito, magkano itong mga tankmates muna? 18. 18,000 ang isa. Okay. Etong arowana, 200 plus din. 200 plus. So 18,000 sa sizes medyo may malaki. Actually yung malaki mas mahal talaga siya. Pero ngayon siname na lang namin kasi ano siya eh. Parang siya yung naiwan nung last batch. Okay. Laki na. Siya yung pinakamaliit nung last batch dati kaya hindi siya na-i-out. Tapos ngayon, syempre siya na yung pinakamalaki. Okay. Okay, napayuko ako. Grabe to. Ano to? Ano to? Bakit may ganito ka? ST. Bakit may ganito ka dito? ST. Tunay na ST. Tunay na ST. Yes. Honestly, I think they're extinct in the wild. So, okay. Sa ngayon, all are captive bred. May isang short body doon. Pero, yan. Ano siya ngayon eh? Parang very, very highly sought after. Okay. Not just here, but even abroad. Kahit saan, o. Oh. Yeah. Grabe. Ganda nun, you know? Yeah, may bilog isang short bilog. Body, yes. Isang short body. Short body ba? Short body. Okay, sa presyo. Kailangan namin malaman yan. Ano, bale, ito,
they are classified as A minus. Okay. Ano ibig sabihin? So meaning A, very clean. Very clean. A minus may kunyari ganyan, may konting dumi. B is may parang konting linya. C, maduming-madumi. So A minus iba-iba, but on an average about 300 plus. 300 plus. Yeah. 400 ganyan. On an average 300 to 400. 400 yeah. So si short body iba pa ang pressure, syempre. Yes. Akin na lang yan. Huwag natin sabihin yung preso. Mga ninong! Parang kailangan nyo to ha. Okay, dito naman tayo. Ito, ano itong mga to? Ganyan ang ST din. Pero yan ang grade B. Ito, grade B na to. Yes. So, minsan isang pisngi malinis. Yung kabilang pisngi may konting mancha din. Yung mancha niya is actually a little bit bigger. But for me, at the end of the day, ST is ST. Eh. Oo. So, it's really worth keeping. I mean, if you're into tigers. Yes. Ito? Ano to? Platinum na red-tail catfish. Platinum red-tail. Yeah. Tapos yung mga male line, Stevensoni Mashir. They're rare in the hobby. They're rare in the hobby. And they're quite nice as a tank mate, diba? Something ganda. Different. Itong ano, catfish, magkano? Ito, kasi hindi na siya clean eh. May konti siyang, may mancha siya sa taas. Okay. Siguro kahit na 35,000? Mm-mm. 35,000 pesos? Mura. Yeah. Siya malaki ha? Malaki na. So, maganda pa rin siya. Sige. Itong parang tin foil na short body, ano to? Lemon belly. Lemon belly. Yan ganda. Alaga lang namin. Laki ah. Oh, short body siya, na lemon belly. Okay, dito na tayo guys. Huwag natin isa-isahin. Dito na tayo sa malulupet. Platinum RTC. Yes, Platinum RTC. Ganun din. So, hindi siya clean. Oo. Parang grade B, grade C. Mm-hmm. So, these are actually not expensive. Less than 20,000. Less than 20,000. Mm-hmm. Okay, para sa mga collector dyan. Pwede yan, pwede. 20,000, less than 20 raw. Ito naman. Ito is a golden na RTC. Golden so, RTC. So, yeah, ano siya? For me, parang mas mahirap maghanap ng ganitong color versus color yung platinum. Versus platinum. Yes. Oo nga, iba. So, ito, one piece lang. 80. 80? Yeah. Okay. Okay, ito, community mo, mga for sale ba ito? Yes, yes, yes. Parang bagong tank ko. Hindi. Di ba? Ito ang pinakaluma kong aquarium. Pero hindi itong question na ito. Hindi. Nandito ba ito? Oo. Okay, sige. Yan. Anong mga laman, bro? Medyo bago sa mata eh. Oo, ito yung mga albino na barramundi na golden form. So, sometimes they're gold, sometimes they turn a little orange. Barramundi, so basically apahap. But they're albino from Australia. So, maganda silang, to be honest, maganda silang fish and tank made sa monster ganda. Tank. Tsaka kakaiba. Ano sila, very timid, yan, hindi masyado magulo. Sa bully, hindi naman. Bully sila-sila. Sila-sila. Oo, pero towards other fish, hindi nila pinapansin. Huwag nila kaso sa bunga nga. Marble? No, ganun din yan. So, bali pag nasa-stress sila, nagkakaroon ng black marks. Pero pag nilipat ko to sa hindi na siya nabubuli, babalik din yung color niya. Parang ganito rin. Yes. Akala ko marble na yung ganun. Yes, yes, yes. Ito, IT na clean. Yes, IT. 4x4. Yes. Mga pamanayan ng mga kaibigan natin. So, pinapalaki. Mm-hmm. Short body na Chow Payara. Oh, Payara. Ang dami pa lang IT doon. Ito naka-sale, 6,000 lang. 6,000. Kailangan na namin ma-out. Nagbabawas. Ito, meron tayo dito. Red peg ba ito? Oo, Zingu 1. So, okay. Ano siya? Red-orange pipe. Red-orange. Yes. Ito, mga kakaibang tankmate ng soup ng mga ruhanan nyo. Magkano naman ito? Hindi ko matandaan, sorry. Pero sige, less, okay than, less than 10,000. Less than 10,000. Message lang kayo pag nagustuhan nyo. Ito, mga hooks. Iba-ibang klase. Iba-ibang river, iba-ibang klase. Okay. So, dito, range na lang ng mga hooks na ito.
parang ang pinakamahal 8,000, tapos normally nasa 5,000, meron din 3,000, ganyan. So yan, hindi na natin iisa-isahin. Okay, ito parang kakaibang mga barb to ah. Ano to? So, ang pangalan niyan, sickleback. Sickleback barb. So, hindi siya common sa hobby. For me, maganda siyang tangmate. Di ba? Yes, parang mas kakaiba siya than the tinfoil. Ang downside lang, medyo mahihain ng konti. Pero, ini-introduce ko sana itong fish na to as a tankmate sa mga arowana natin. Yes. Maganda sa saka hindi masyado mahal. Magano? Alam ko, if I'm not mistaken, less than 5. Less than 5, pang isa. Saka magaganda na yung sizes nila. Oo. Tapos yun, kaya siya tinawag na sickleback. Yung dorsal niya, parang sickle, di ba? Parang yung weapon. Mahaba. Dito na tayo, guys, mga ray. Ito, ang kakaibang pattern na to. Ano to? Di ko alam to, bro. So, actually, I think ito ang pinakamagandang ray sa Pinas. Ang tawag sa kanya, wala na talagang tawag dahil gawa na yan ng, ibig sabihin, hybrid na siya ng tao eh. Pero, normally, tawag nila leucistic key or parang line BD. So, ang genetics niya madami na. So, parang more on super white. Tapos ano? Tapos yan, nakikita mo yung pattern niya, mas marami na siyang puti. Tapos yung itim niya, parang linya na lang. So, baliktad na. Na, oh. Sa presyo? Very expensive. So, pag namahal lang ka, sobrang expensive na talaga yon. Ito. Ito super white to, na female. Sa may-ari na rin na ito, parang iniwan lang sa akin. Kasi hindi pa tapos yung aquarium. Pero ganyan na siya. So, ang difference niya sa Black Diamond is makikita mo naman yung spot niya malalaki plus maputi. So, ang super white kasi, ang napapansin ko sa kanila, depende sa mood. So, minsan pag maganda yung kondisyon nila or yung parang okay sila, the spots are more white. No? And then, syempre, pag maganda yung lineage, as they grow, mas nagiging puti. Yes, yes. Okay. Presyo? Huwag na rin. Ito mga bumblebee? Bumblebee. Okay, mga mahilig sa Oscar. Ito, bumblebee. Yeah. So, ito, bumblebee. Ito, favorite ko. Okay, marami may gusto ng ganitong size. But unfortunately, hindi kami nagpaparating ng ganito dahil masyado siyang tataas. Dahil sa freight. So, normally, nagpaparating kami ng mga 3 inch. Dati, yung last video yung to, mga diba? 3 inch. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung size na pinaparating namin. So, ito, naglagay lang ako ng sample. Ginroot na namin para makita ng tao kung anong tsura talaga. Tsura paglaki. Okay. So, yung dati parang mga... 3 plus. Ganun pa rin, 3 plus. Okay, albino gar naman. Albino spatula. So, alligator gar. So, ito yung mga grade A, meaning clean. Dati napakamahal nila, ngayon at that size 55,000 na lang. 55. Yeah, very affordable. Naalala ko yung mga dati natin, yeah. Okay, so ito, ito alaga namin, semi short siya. So I think it's only one in the world. Hindi namin binibenta, alaga lang. Alaga lang. Yeah, mas maiksi siya than normal. Hindi pa rin siya considered short, pero mas maiksi than normal. Eh, ito, Panda RTC. Tapos short body. Okay. Hindi siya super short, pero short siya. Then, since it's panda, parang yung tiger shovel nose natin sa loob, okay, matte white siya, is very rare. Is literally very rare. So, ang presyo? Rare din. Rare din ang presyo. 400 po. May get. 400, may get. So, ito, ano siya, so far as I know, isa lang siya sa buong mundo. Yeah. Ooh. Kasi short body siya, tapos panda. As far as I know. Okay. Dito naman, albino. Oo. Albino BD? I wouldn't say BD. But it's more of, ang tawag sa kanya ngayon, white diamond. Okay. So, maganda na rin siya. BD pattern, paddle tail. Then, ngayon, is very affordable compared before. Magkano naman? 100 plus isang pares. 100 plus pares na? Oo. So, dati ah. Gano'y yung plus? kasi siguro mga 150. Pares? Oo. Pero dati eh, nung
COVID yan, as high as, alam ko, 800 each. Sobra, sobrang layo. So ngayon, dahil ang ganda na nila, dahil paddle tail na rin, so talagang parang ano na. Bro. So, mas maganda yung color niya personal, di ba? Kaysa sa video. Ganda. Tsaka yung sizes nila, ang ganda na. Yung mga 6. Oo, oh, condition na. Eto, super white din. Super white? Itong mga gantong kalit, magkano naman pag super white? Pag super white, gantong quality na? Siguro mga half a million. Half a million to? Okay. So, super white kasi, depende talaga sa quality. Oh, okay. Depende rin sa breeder. So, depende sa acquisition cost namin. Yung presyo ng super white para sa akin, masyadong magulo. Meaning, hindi siya defined. Depende sa breeder, depende sa ganda, dun sila nagbabase ng price. So, ako, ito, para sa akin, napakaganda nito. Kasi normally, pag maliit ang super white, ang kulay niya, brown. Okay. Brownish cream. Ito, maliit pa lang, puting-puti. Tsaka kararating lang niyang kagabi. So, hindi pa siya talaga stable. So, gaganda pa yan. Pero ganda na ng color. Okay. Okay, bro. Ito, parang isa lang gold mo dito, ah. Oh, bale ito. Adult na? Yes, na-showcase ko to dati dun sa Pet Expo. Oh. Siya ang isa sa pinakamatanda naming arowana. Ilang taon na to? Na-acquire ko kasi to malaki na eh. Mm-hmm. Tapos nung... siguro mga 2017 ko na-acquire, tapos malaki na. So 6 years na rin siya sa akin. So maybe, tansya ko, mga 9 to 10 years, ganyan. Pero makikita mo yung gustong-gusto ko siya eh, kasi yung color niya makapal. Walang tanning, walang ilaw, walang kahit na ano. Wala, zero. So dun yung makikita yung magandang klase ng gold jeans. Yeah, even without anything. Yung ulo niya hindi na wala yung gold, no? Hindi na wala yung golden galing head niya. Anong farm to, bro? GML. So, GML farm. Oo, mahusay talaga sa gold arowana ng GML because yung owner mismo, hobbyist talaga. Hindi siya yung hindi siya negosyo lang. Ang GML based sa Singapore. Singapore. Okay. So, kita mo si makapal pa rin yung golden head niya. Pag inilawan 'yan, mas ganda. Bihamak na mas maganda. So, ang ilaw niya ito lang 'yo. Actually wala na. Pag walang bisita, patay wala, din. Oo. Okay. Yun. So, GML na gold. Ayos. Okay, may mga short body tin foil dito. Ang dami, ha? Oh, short body tin foil, albino tin foil. Magandang tank mate sa arowana. Tsaka ano, maliliit talaga. Okay. Oh, pwede siyang... ito, pinasok namin para... Kasi mga hobbies natin, mahilig mag-grow out. Tsaka para sa mga gusto ng hindi masyado mahal, para makarami. Magkano naman to? 800 lang. 800 lang? Yes, albino short body. Ayan. Pwede na kayong magparami. Mabilis lumaki ito. Mabilis lumaki, yes. Sobra. Hey, let's... Pag pinump mo yan everyday, mabilis talaga. Oo. Okay, mayroon pa tayong gar dito, no? Anong klaseng gar to? Tropical. Tropical gar. Oo. So, hindi siya yung normal gar na nakikita natin. Madalas, Florida, alligator. Pero ngayon, ano na rin kasi sila eh, captively bred, kaya medyo na dami na. Pero it's a, for me, it's one of the nicest car. Okay, magkano naman nagre-range to? 2,000. Okay. Okay guys, last eto, pakita ko na lang sa inyo itong pond. Matagal na itong pond na to, sobra. Ganda, eto pa rin, buhay na buhay pa rin. Filtration. Ayan, bonus video na lang. Okay. Ilang taon na itong pond na ito? Tagal na ito, ah. Oo. Di ko matandaan kung 2013, mga ganun. So may mga 10 years na. Grabe, ano to? Ripso to? Ripso. Ganyang kalaki. Lumalaki pala ripso ng ganyan. Yung sa'yo, malaki na rin yun eh. Oo, kaso binenta ko yun. Grabe. Yan, mahigit isang metro. Seryoso, ang laki. Tsaka ang taba. Parang malaki pa sa bata eh, no? Oo, mahigit isang metro. Grabe, laki nun. Okay, sobrang laki. So, mga ripso.
Ayan, tapos iba't ibang klaseng hooks. Super red. Red din ba yun? Ah, hindi. Gold isang din? Red, tatlong gold. Ah, isang red, tatlong gold. So may mga arwana dito, red tsaka gold. Eh, may mga gold pa pala dito. Okay, so ayan. Bonus video lang to. Pakain natin konti para sige, para makain ka. Pellets. Oh, hikari ang ginagamit ko, hikari saki. Kasi sa sobrang lakas na nila kumain, sobrang gastos. Mm-hmm. Kaya normally bulk na yung ang gusto ko pa rin kasi yung intake nila is magandang quality na food. So for me, ito yung okay, hikari saki. So pati yung mga arwana ko pellet na. Pero nagbibigay pa rin kami ng protein dito. Ang Ritsong, ganda talagang pellets na hilig, ano? Oo, oh, tapos yun, oh, mga parang submarine, yung mas rare. Dorsalis. Dorsalis naman. Mm, mga galing ng Amazon din. Mahilig ako sa ganyan eh, mga parang submarine, mga parang baboy. So ayun guys, tapos na tayo dito. Napakita ko na sa inyo ang mga laman dito. Pero yun na nga, gaya lang sabi ko dun sa isa kong vlog, mamimigay tayo ng mga isda. Alam nyo kung ano yun? So eto, mamimigay daw tayo ng dalawa neto at dalawa neto. Okay? So para sa mechanics, antayin nyo lang yung post ko sa Facebook account ko. Okay? Free po, free raffle to. Okay, may mga papagawa lang ako sa inyo. Pero madali lang, syempre, kayang-kaya nyo yun. So again, kung gusto nyo sumali, abangan nyo sa post ko sa Facebook. Okay? Maraming salamat sa mga nanood. Kung bago lang kayo dito sa channel ko at nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, pwede kayo mag-subscribe, share nyo na rin, at i-like ang mga video ko. Okay? Maraming salamat ulit. Bye-bye!